Hi everyone, this is Rachel and welcome back to my channel. For today's video, napag-isipan kong gumawa ng ganito since hindi ko pa naman to nagagawa. And I wanted to share to you about myself, some facts about myself. Hindi din tayo puros pakit lang dito sa YouTube. So if you're interested in this video, please keep on watching. Before that, please subscribe to my channel, like this video, and hit the bell button below to keep you updated whenever I post new videos. By the way guys, I'd like to thank all of you for supporting me in this journey kasi naka 1K subscribers na tayo. So like, I'm sorry guys kasi actually I'm planning to have a giveaway when I reached 1K subscribers, but sad to say may mga pangyayari kasi ngayong month and hindi ko na-anticipate na maabot ko pala siya ngayong month yung 1K subscribers, but promise soon enough if the problems are gone, kung mawala na yung mga problema, I promise to have a giveaway. Para pasalamat na rin sa suporta na inyong binibigay. So guys, I've listed all the facts. I mean, not all, but some facts about me. So nilista ko lang dito kasi camera naman ang, I mean, cellphone naman ang gamit ko. So, lista lang muna tayo guys. Yung camera. Okay, so first fact about me is that I have no second name, which means my complete name is Rachel Badevarona Matiliano. Badevarona yung middle name ko. And then some people, I mean many people, tends to call me by my nickname, which is Chen. Kumbaga mas popular siya at mga kakilala ko dyan, mas tinatawag, mas prefer nila na tawagin akong Chen kasi kung tatawagin ako Rachel, parang tsaka syempre kung maging close kita, Chen, hello Chen. So next one, I am an only child. So ako lang po isa, but noon I was supposed to have a kuya, but sad to say hindi siya nabuo. Nalaglagan si mama, so ayun, wala akong kuya ngayon, so sayang. Feel ko sana yung mga brotherly love. Sige na lang, so laban girl. Okay, so next one, I am 20 years old. Katapos lang ng birthday ko noong October 3. Next, I am a dancer, an actress, and a singer. Joke lang. Ano ako, trying hard na singer, guys. Pero, feel ko ha, feeling ko, magaling akong kumanta, pero baka feel ko lang. Siguro kung maayusin kong kumanta, siguro may boses naman ako. I mean, lahat naman tayo may boses eh. Pero, kumbaga, may tono. Kung ayusin ko, and kung mag-aaral ako or magpa-practice ako ng mabuti, kasi diyan naman na i-enhance yung mga bagay-bagay eh. So, kailangan mag-practice, ganun. I'm trying my best kasi gusto kong kumanta. Singing, di ba? Parang paglaki mo, madadala mo yan pag tanda mo. Like, kahit anong edad, magaling na kumanta. Go! Whistle, oh, di ba? Whistle blower. Okay. So, next is that some people na mga close ko or mga nakakilala sa akin tends to call me Bayot, which means bakla, bading, ganun. Kasi, guys, ang boses ko, sobrang lakas. Siguro kailangan tumahimik. Yung boses ko talaga, ang laki-laki. Tapos, sasabihin nila sa akin na, Chen, yung tingog ba? Rachel, hindi ko na mamalaya na ang laki pala ng boses ko, tapos baka napapahiya sila dahil sa akin.
but you should love me by who I am. Next one is that my zodiac sign is Libra. So hi mga Libras. Kasi October ano ako eh, October 3. So Libra, 'di ba? Libra. Next, in my relationship status, single. I mean, may mga nang nagtatanong ko ulit. Ano kay Ayab? Single. I mean, I'm currently in a relationship. So, yung sa past video, doon siya. Happy naman sa ngayon, sa future, charot. Happy day. Dapat happy love. So, next. I really love milk. Milk na Bear brand. Kasi guys, kaya ko yung hindi tiplahin. Yung powder nga, kakainin ko lang yan diretso. Like, super, super yummy, super yummy. Hindi ko alam, pero ang sarap. Ang sarap niya. Kung bibili nga ang mama ko ng parang parang isang kilo or yung malaki masyado. Feel ko yung kalahati niya kaya kong ubusin sa isang araw. Swear. Tapos papagalitan niya ako na, bakit naubos na tong favorite dito? Bakit naubos na tong gatas na to? So sabi ka naman, sorry po. Kasi ang sarap, di ko alam, pero pambata siya. Sa iba naman, ayaw na lang ganun. But for me, ha? For me, grabe, heaven. Parang comfort zone ko. Kaya ko siyang kainin araw-araw. And feeling ko nga, nakainit. Feeling ko nga, tumataba ako dahil sa gatas. Try me. Next one is that I love cheese and raisins. I know some people or a lot of people na ayaw ng cheese or ng raisins, but for me, heaven. Hindi ko alam, pero kaya ko yung kainin ng walang kahit anong nakahalo sa kanya. Ganun pa lang, yung isang sushi na malaki, kaya ko yung ubusin. Like, so, ayun. Pero iba-iba naman tayo ng mga taste buds and ng mga bet ng mga food. So, can't judge each other kung ganun ang gusto mo. Ganun. Next one, I am a sweet lover. Ah. Sweet, sweet lover. Sweet lover means sweet. Lahat ng sweets kinakain ko. Sarap ng sweets, guys. Masarap ang sweets. Hindi ko alam, for me, sobrang love na love ko ang sweets. Pero kung sa iba, may mga tao kasing gusto nila yung salty or sour. Ganon. Pero ako, feeling ko nga prone ako ng diabetes. Kasi grabe akong kumain ng chocolates, ganon. So, next, I don't eat spicy foods. Because, ano kasi, like, noon, kumakain ako noon, nung siguro mga high school, but patupi kasi kami, nag-try ako ng kumain ng sili. And then, nabaan day. Halang, kaayos tanan. So, yun, nataranta ako. Tapos, napanik na ako kasi ang anghang talaga hindi ko kinaya. Tapos, parang matroma yung trauma ako. Nag-trauma yung dila ko, mami. Ganon. So, hindi na ako kumain. Since nangyari yun, sabi ko sarili ko na, no, hindi na ako kaya na sili or ng mga anghang na pagkain. So, yun. So, next fact is that usually, pag, di ba, ang kape, pag iniinom mo, parang mas sumisigla ka or hindi ka inaantok. But, in my case, hindi, baliktad ang nangyari sa akin. Kapag iniinom ako ng kape tuwing gabi or para mag-aral, mas lalo akong inaantok. Nakakatulog. And yun, di ko alam, baliktad ang effect sa akin eh. So, hindi ako nagkakape tuwing nagsastudy or nag-aaral. Next fact is that
smell of cigarette kasi every time na nakakaabay ako ng sigarilyo, never ako hinga. I mean, sarado talaga yung ilong ko, like, no. Kasi, di ba, sa mga payo ng doctors or ng ibang tao, ang second inhalers ng nag-smoke ay mas malaki ang possibility na masira yung lungs. So, in my case, parang tumatak yun sa isip ko and parang takot ako na mag-inhale ng galing sa kanila na sigarilyo. So, and mabaho talaga siya and siguro marami din namang ayaw ng sigarilyo, diba? Next is that I was a ballet dancer when I was in grade 5 or 6. Kasi yung mama ko, guys, mahilig niya akong ipapasok ng mga summer classes, ganun. So, ayun, naging ballet dancer ako. Kaya ko lahat ng mga techniques, yung mga split, or mga yung paa, parang ipaikot mo sa katawan mo, ganun. Kaya ko yan. Pero noon lang. Kasi, syempre, pag bata, flexible yung katawan mo, diba? And then yung kamay ko pa nga kaya kong abutin hanggang dito. Kaso ngayon, wala na. Tumitigas na ang ating katawan. But it's okay. It's normal. And yun. So, next is usually, pag may nasasabi ako or nafe-feel or nararamdaman, parang nagkakatotoo. Like, usually ha, most of the time siya, guys, like, kunyari, there's a lot of time na sasabihin ko na sana walang reason, sana ganito ganyan, sana di ko masasima, and then nagkakatoo siya and hindi ko alam kung anong meron, pero parang nangyayari talaga yung mga sinasabi ko, ganun, feel ko lang din. So next is that keyboard and violin. Yan yung mga instruments, musical instruments na kaya kong patugtugin. But, siguro noon, I mean, sa keyboard, kaya ko pang mag-play ng keyboard. But, for the violin, pina-enter kasi ako ng summer class every year, iba-iba yung pinapasukan ko, keyboard, violin, ganun. Pero, since nung parang nag-start ako ng keyboard, for 2 years at ako nag-aral niyan. And then, so yun, medyo meron ako matutunan, ganun. And sa violin naman ay hindi masyado akong ganun ka natuto kasi. Mahirap kasi ang violin, guys, but siguro kung finocus ko yun, maganda talaga ang violin na instrument, parang maganda siya pakinggan, hindi ganun, pero maganda siya pakinggan. And kung ipapa-play ako ng keyboard ngayon, feel ko kaya ko kasi medyo alam ko naman yung mga positionings ganun sa mga chords ganun. So kung may chords naman, pwede namang gayahin na lang, may copy ka sa harapan mo para maka-play ka o makatugtog ng music na gusto mo. So next, guys, this 2020, I've tried different cuts ng hair. Haircuts. I've tried different haircuts this 2020. Like, na-try ko yung short hair na parang fly away, super fly away. And then, I've colors din. Tingnan mo, nagpa-bleach ako. Tingnan mo, anong nangyayari ngayon? Dapat yung hair ko ngayon ay mahaba na. Kaso, syempre, artist si ate. Naging patay yung buhok natin. And pero, ayan naman, nakikita nyo naman na tumutubo na siya. And I'm planning na hintayin na lang talaga siyang tumubo. Tumubo siya ng tumubo hanggang sa parang maging ombre nga siya, yung parang dito, yung parang black. And then, if ito, magiging mahaba na ito. Ay, ito pala, magiging mahaba na ito. Mababa na ito. So, parang magiging ombre ang kanyang style ng hair. Kasi, sa ngayon, guys, my gosh,
Para po akong Lion King. Lalo na kung hindi ako magsusuklay or maliligo. Grabe. Sobrang kalat ng buhok ko, guys. So, next is, ako yung taong sobrang grabe uminom ng tubig. Like, grabe yung inom ko ng tubig eh. Parang, ilang liters yan. Like, tapos, ihi din ako ng ihi. But, there are times talaga na hindi ako nakakainom. But, most of the time, palainom talaga ako ng tubig. So, palainom ako ng tubig, diba? Pero, yung lips ko ay dry. And then, this past few weeks, yung balat ko, nagpipil off, but hindi ko alam kung bakit. So, siguro sa mga bagay-bagay na ginagawa ko, or mga stress things around me, so parang siguro emotional stress lang yan. And ganun, siguro kailangan din natin uminom talaga ng vitamins or iron. The vitamins para syempre mas maging okay yung pangangatawan natin, maging healthy. Ganun. So last fact about me is that my dream is to become a doctor. So nung senior high school, I've entered STEM kasi inline talaga siya sa pag-medicine. So ayun, parang bata pa lang ako, I've dreamed of it and gusto ko talaga siyang ma-achieve para syempre soon maka-help sa ibang tao. And although alam ko naman na mahirap talaga, sobrang hirap kung gusto mo maging doctor, sobrang tagal, pero hopefully yes, ma-achieve natin yan soon enough. So yun, doctor, ano ba? Rachel B. Matiliano, RMD, MD. I mean, ngayon pala guys, nasa ano ako, course ng medical technologist. So, RMD, MD. And that's it for today, guys. Thank you so much for watching. I hope you guys like this video, subscribe to my channel, and hit the bell button below to keep you updated whenever I post new videos.